Hello mga palalabs! Ngayon po ay gagawa tayo ng strawberry cake in a can. Tara na po at samahan niyo uli ang inyong mommy love sa paggawa nito. Para po sa ating cake batter, sa isang malinis na mixing bowl, magsala po tayo ng 1 1/4 cups or 155 grams ng all-purpose flour. Then sa mga walang strawberry na available, pwedeng-pwede po tayong gumamit ng mga strawberry juice. Maglalagay lang po tayo dito ng 1 tablespoon ng ating strawberry juice powder. Pero mga palalabs, kung may available naman po kayong mga strawberry na flavoring, strawberry jam, ay pwedeng-pwede nyo po itong gamitin. Pwede nyo rin po palang gamitin yung beer brand na strawberry milk powder. Maglagay naman po kayo ng 2 tablespoon nun. Nilagay na po natin ang ating 1 half cup or 104 grams ng sugar. At ang ating 1 1/4 teaspoon or 5 grams ng baking powder. Ganun na rin po ang ating 1/8 teaspoon or 1 gram ng salt. Maglalagay rin po tayo dito ng 1 pack or 33 grams ng powdered milk. Pero mga palalabs, kung gusto nyo pong gumamit ng liquid milk or fresh milk or evaporated milk, ang gagawin nyo lang po, yung dami ng water natin ay papalitan nyo lang po ng liquid milk. Then, sasalain lang po natin at hahaluin po natin mabuti ang lahat ng ating mga dry ingredients. Then, maglagay po tayo dito ng 2 pirasong itlog kung large to XL size at kung small to medium size naman po ang inyong nabiling itlog, maglagay po kayo ng 3 piraso. Ilalagay na rin po natin ang ating 1 half cup or 100 ml ng oil. By the way mga palalabs, dito po sa ating recipe, nag-try po akong gumamit ng ordinary na mantika kung makaka-apekto po sa ating cake, yung madalas po na available sa mga malalapit na tindahan sa atin, yung tinatawag po nilang mantika na linaw. Meron pong mantika na labo at mas mahal po ng kaunti lang naman yung mantika na linaw. Yun po ang aking sinubukan na ilagay dito. Then, naglagay na rin po ako ng 1 cup or 200 ml ng water at imimix lang po natin lahat ang ating mga dry and wet ingredients. Kung gusto nyo nga po pala na mas mag-dark pa yung kulay or mas mag-reddish pa, mag-add po tayo dito ng 1/8 to 1/4 teaspoon ng ating red food coloring. Para po sa kulay ng ating cake ay depende na po ito sa inyong preference ha. Sa mga hindi nga po pala masyadong pan ng strawberry or medyo naaasiman dito, bawasan nyo po yung ating strawberry juice powder na ating nilagay. Gawin nyo lang po itong 1 half tablespoon. Then, sasalain po natin ang ating cake batter para po makasigurado tayo na ma-reach po natin yung smooth consistency. Sa puntong ito ay nagpapainit na po tayo ng ating mga lutuan. At again, ilalagay po natin ito sa ating napaka-cute na heart tin can na 6x2 inches ang size. 3 cups po lahat ang ating cake batter mixture, kaya naglagay po tayo ng tig 1 cup sa bawat molder. Kung ito po ay lulutuin natin sa ating oven, i-preheat lang po natin ito ng 170 degrees Celsius at kapag na-reach niya na po yung init na gusto natin, lulutuin po natin ito ng 22 minutes. At again, sa aking oven, inilalagay ko po ito sa pangalawang layer or sa medyo mas baba na parte ng ating oven. Depende po ito sa gamit nyong oven ha. Ang init po nito ay taas at baba. Kapag sa steamer naman po natin lulutuin, iset po natin ang lakas ng apoy sa medium-low heat kapag kulong-kulong na po ang tubig sa ating steamer. Lulutuin naman po natin ito ng 23 minutes. At huwag na huwag rin po natin laging kakalimutan sa paggamit ng ating steamer na lagyan po ng tela ang takip ng ating steamer ha para maiwasan po nating matuluan ang ating cake. After 23 minutes, let's do the toothpick test. Kapag malinis na po ang toothpick or crumbs na lang po ang inyong nakikita, meaning luto na po ang ating cake.
Pero kung basa pa po ito, lutuin niyo pa po ito ng another 5 to 10 minutes. Kapag luto na po ang ating cake, ibalik lang po natin ang takip at patayin na po natin ang apoy. Hahayaan po ulit natin ito for another 5 minutes para maiwasan naman po nating mag-shrink ang ating cake. Same lang din po sa ating niluto sa ating oven. After 22 minutes at ito po ay luto na, ibabalik po ulit natin ito sa ating oven. Pero patay na po ang oven sa parting ito at hahayaan po ulit natin for another 5 minutes. Kapag inilabas po kasi natin agad-agad ang ating cake, bigla pong magbabago ang temperature, malaki ang chance na mag-shrink po or lumiit ang ating mga cake. Then, papalabigin po natin ang ating cake at kapag ito po ay tuluyan ng lumamig, ilagay po natin ito sa ating ref. Kapag nasa ref na po ang ating cake, gawin na po natin ang ating napakasimple pero yummy na strawberry buttercream. Mangangailangan po tayo dito mga palalabs ng 1 cup or 225 grams ng softened butter or margarine. Kung napansin po ninyo ay madalas ko pong ginagamit ang ating buttercream as frosting dahil sa bukod sa tama lang po ang tamis nito, madali lang pong gawin basta tamang-tama lang po ang pagkasoften ng inyong butter. I-scrape rin po natin yung side ng ating mixing bowl para ma-sure natin na na-mix po natin lahat. Then kapag nag-light na po ang color ng ating butter or margarine, mag-add na po tayo dito ng 1/4 cup or 48 grams ng shortening. Ito po ay vegetable shortening. Sa mga magtatanong po, ang brand po ay Puratos. Ang shortening po ay tutulong sa stability ng ating buttercream. Then, kapag well mix na po ang ating butter at ang ating shortening, mag-add po tayo dito ng 2/3 cup or 178 grams ng condensed milk. Bali yung 1/3 cup nyo po, dalawa po nun. Importante po na chilled ang inyong condensed milk. Much better na 24 hours na po ito sa inyong ref bago nyo po gamitin. Then, mag-add po tayo dito ng 1 teaspoon ng strawberry powder. Mga palalabs, dito po aaminin ko na nagkamali ang inyong mommy loves. Dapat po ang gagawin natin, yung strawberry powder ay i-mix po muna natin hanggang mag-melt doon sa ating condensed milk para sabay na po natin siyang ilalagay. Sa nagawa ko po, nadiniretso ko po ang ating powder juice or ang ating strawberry powder sa ating buttermilk. Hindi po ito masyadong nag-melt. Ang nangyari po tuloy, kapag natikman nyo yung ating buttercream na ganito, malalasahan nyo tuloy yung asim ng ating strawberry powder. Kaya much better po mga palalabs ha, na i-melt muna natin ang ating strawberry powder sa ating condensed milk. Tingnan nyo po mga palalabs ang stability ng ating buttercream. Pipeable po ang ating buttercream, kaya pwedeng-pwede po tayong gumawa ng iba't ibang disenyo. To check ang stability nito, kahit po itagilid or even itaob po natin ang ating buttercream, hindi po ito mahuhulog or dudulas. Actually mga palalabs, pinag-aralan ko po itong ating buttercream mixture. Nag-pipe po ako ng ating buttercream at hinayaan ko lang po sa aming lamesa. Medyo mainit pa po, pero mga palalabs, 3 days na po hindi po ito nag-melt. At nung pangatlong araw, medyo tumigas-tigas pa nga po ang ating buttercream. Kaya naman po ay highly suggest itong ating mga buttercream frosting dahil bukod po sa tamang-tama lang po yung tamis niya, masarap po yung lasa at stable pa. Then, i-cover lang po natin ang ating cake ng ating strawberry buttercream. Pwede nyo rin pong gamitin yung mga strawberry na liquid food flavoring. Pero kung yun po ang gagamitin nyo, 1/8 to 1/4 teaspoon lang po ang inyong ilalagay dahil medyo malasa po iyon. At ito po ay optional lang. Nakabili po kasi ako ng fresh strawberry. Galing daw po talaga ito sa Baguio. Pero still, hindi pa rin po ito ganon katamis. Ito po ay optional lang mga palalabs ha. Kung meron ay maglagay kayo. Pero kung wala talaga, okay na po ang ating strawberry cake kahit wala po tayong fresh strawberry. Pwede rin po kayong gumamit ng mga jam na available po sa mga supermarket. Tingnan nyo po ngayon mga palalabs ang iba't ibang disenyo na aking ginawa pero kahit papano ay makakatulong sa mas magandang attraction sa ating cake.
Sa paglalagay po ng iba't ibang disenyo sa ating mga cake ay depende na po sa atin at sa ating pagiging malikhain. Ang inyong Mommy Loves ay hindi ganun kagaling magdisenyo, pero kapag ito naman po ay atin ang nabuo, hindi na masasabi na hindi magaling ang gumawa nito. Diba mga Palalabs? After po natin lahat malagyan ng disenyo ang ating mga cake, ilagay po muna natin ito sa ating ref. Kapag inilagay nga po pala natin sa ating ref ang ating cake, titigas po yung ating buttercream na parang butter. Pero kapag ito naman po ay nasa labas ng ating ref, hindi po ito titigas, pero hindi naman po matutunaw. Mas masarap pong kumain ng malamig na cake, kaya much better na ilagay po muna natin ito sa ating ref ng at least 2 hours. And tcharam! Heto na po ang ating napakasimple lang na cake mga Palalabs, na kahit wala po tayong available na strawberry ay pwedeng-pwede po nating gawin. Wala man po tayong oven, hindi po yan hadlang para makagawa po tayo ng napakasarap na mga cake. Tingnan nyo po mga Palalabs yung layer ng ating cake at ng ating buttercream. Yan po ang aking sinasabi sa inyo. Kapag galing po ito sa ref, medyo titigas po ang ating buttercream na masasarap pa habang ito po ay natutunaw habang ating kinakain. Yung mantika nga po pala na ginamit natin ay hindi naman po nakaapekto sa ating ginawang cake. Ngayon naman po ay i-check na natin ang buong listahan ng ating mga ingredients kasama na po ang full costing. Para naman kung ito ay ating gagawing pang negosyo, alam na po natin ang ating posibleng kitain. Sana po ay mayroon uli kayong natutunan ngayon kahit kaunting kaalaman. Maraming salamat mga Palalabs! Hanggang sa muli po nating pagluluto!